Sabi niya sa akin, ang background daw niya is businessman, contractor, textile trading. Okay? Pero, okay, sa Iron Jordan Club member na po siya, Rolex Club member, siyempre, Mercedes-Benz Boys Club, edi Luxury Car Club member, di ba? Millionaires Club member in 3 months sa Iron, di ba? Field manager in 2 months dito sa Iron. Consistent top distributor. Pero kilalang kilala nyo po ito as our favorite number one na konsehal ng Pasig. Honorable Councilor ng Pasig natin, our resident council, upline Konsehal Junjun Concepcion. Yun, no? Ay, fantastic morning, everyone! Hello! Mahina, hi! Okay, hindi ako mangangampanya po ngayon, ha? Sino taga-Pasig? Malaman ko lang kung sino mga taga-Pasig. Ayan. Kasi, kilala nyo ba ako? Nagkalat po yung mukha ko last election, di ba? But anyway, why I'm here in Iron, no? Actually, may konti hong pagsisisi. Kasi, 2020, may pumunta po sa opisina ko, inaalok ko na Iron, but it so happened na session day namin. People's Day ko pa. Siyempre, nakapila po yung tao. So, yung babaeng yon, hindi ko na matandaan kung sino, binigyan ko lang ng 5 minutes. So, siyempre, hindi niya nailatag sa akin yung Iron o yung marketing plan. So, sayang. Pero sabi nga, walang nahuli, walang nauna. Siguro hindi ako para sa kanya. Kaya dumating po yung isang leader ko sa politika, andyan sa likod, si Press Mary Ann, kasama si Upline Carlo that morning. Magbe-breakfast pa lang ako, aga. So nilatagan ako, and I decide na mag-premium plus. No? Pero nung inisip ko, ng isang araw, at 12, nag-family pack ako. And then, largahan, isang buwan, kumuwi, alas 10 ng gabi. Kaya na-hit ko po yung mabilis na resulta. No? Sino ho dito nung estudyante mahilig mangopya sa kaklase niya o sa katabi niya? Huwag na kayong mahiya. Kasi ako nangongopya din pag mat. No? But anyway, kasi bakit ko tinatanong yan? Dito sa Iron, pag magaling kang mangopya, siguradong yayaman ka. Di ba? So, sundin nyo lang yung sinasabi ni Upline, no? Sabi nga nung nakarang speaker natin dito sa Iron, all walks of life nandito, no? Huwag nyo sabihin, di, kaya mabilis si Konsi, kasi Konsihal may pangalan, hindi ho. May nag-negative din, may nag-no rin. Pero sabi nga, some will join, some will not. So, what next? No, you will find na lalarga sa ilalim mo. So, huwag nyo isipin yung kayo, ang iisipin nyo po yung lalabas under you. So, yung Mercedes-Benz ko po, ando no, sa tapat, nakapark ako kasi naubusan po ako ng parking. Eh, it so happened, barkada ko po yung kapitan dito, kumpare ko. Because yung kapitan dito is one, itong barangay na to is one of the richest barangay in the Philippines. Itong barangay San Antonio, kung saan po tayo nakatayo ngayon. At totoo yung sinabi ni Upline kanina, ako yung magpapatunay na ang Iron mo is one of the top taxpayers po ni Pasig. Kasi nga, alam ko, sa BPLO, Jollibee, Meralco, and San Miguel. Hindi po nawawala sa top, no? But anyway, alam nyo ho, ang ginawa ko, syempre inuna ko ho yung pamilya ko dito. No? Inuna ko yung pamilya ko kasi mahirap namang manghinayang. Mamaya, kumita kayo, tsaka nyo pinosisyon yung angkan ninyo
So nailaliman na. So better position your family first. Tama ho ba? Okay? Paano ho ba kayo in-invite? Sino ho ba mga in-invite ngayong araw? Taas po kamay. Alright? So mamaya, pakainin niyo po yung nag-invite sa inyo. Kasi payayamanin niya po kayo. Alright? So nakita niyo ba yung mga men in black sa likod? Tsaka lady in black, no? Kami po yung ano, Mercedes-Benz Club here in Ifern. Alam niyo po, no, ako po yung konsehal, gustong-gusto kong bumiling Benz. Kaya lang, baka sabihin galing sa Kuratong. So masyado kong nag-iingat, no? But nung dumating si Ifern, nako, sige, tingin ko wala nang dahilan. Kasi alam ng Pasigenyo na nasa Ifern po ako. Kasi nasa social media na siya. At nag-earning po ako. After pong lumabas ng Mercedes-Benz ko, nung nakaraang Friday, dalawang corporate account agad ang na-close namin. No? Isang konsehal po, nag-PM sa akin. Sabi niya, Konsi, I'm interested with your Ifern business. Ngayon, nag-meet po kami nila offline, Carlo. At dumating na po yung mga iba pang mga kooperatiba ho na na-close po namin dahil po sa Mercedes-Benz. So, ibig sabihin yung resulta ang kailangan. So, dito sa Ifern, pag sinunggaban nyo, pag pinasok nyo, tarbahuhin po natin. Find time. Kasi nagtatrabaho nga tayo na 8 to 5 eh, pero 5.70. Tama, mali. Dito, tatlong oras, kaya mo kumita ng 30 to 60,000 a day. Kahit ako nagulat, November 1, nasa sementeryo kami. Nag-PM, nag-text sa akin yung system, no? Congratulations, Mario Concepcion Jr., you earn, ganyan. 67,000 kasi nag-time 6 po. 67 plus, I don't remember the exact figure. Pero yun pala talaga ang secret ng family pack. Kaya mamaya, sino naka-premium plus na dyan, mag-a-upgrade kayo. Alright? Kasi yun talaga po yung magandang, sabi nga, account. No? So yung upline nyo po ang mag-explain later. So pakita ko lang po yung journey ko. No? Yung journey ko sa Ifern. Asan ba? Yan. Yan. Kita ba? Okay. Yan po ako. Mas gwapo ba ako sa personal? Yes. Kung lumaki-laki ko, model po ako ngayon. Anyway, nakita niyo si Coco Martin? Nang Pasig? Hindi, joke lang. But anyway, I have 3 kids. Ayan po. Koleyo na po. Yung isa, graduate na. Kasi maaga po akong nag-asawa. 20 years in public service. Half of my life, nasa politika ako. Naging barangay kagawad ng barangay may bunga. Kung may nakakaalam, yung nakakasakop ng rainforest, yung rave, no? 3 terms, no? Unopposed po ako. Ano ibig sabihin na unopposed? Pag tumatakbo kong kapitan, halos walang kalaban, no? Satisfied sa akin yung mga taga may bunga. Then 2-termer number 1 city councilor ng Pasig. Ayan ho, nung nakaraang pandemic, wala akong ginawa kundi mamigay ng ayuda. No, kinuwenta ko yung pinamigay ko daw wala po, not to brag, hindi po sa pag-ano, no. Nung kinuwenta ko yung pinamigay ko nung ayuda, umabot ako ng 6 million. Kada barangay 500 families ang binigyan ko, no? So, yan po. Yan po ang aming Mayor Vico Soto, barkada ko ho si Jong Hilario. Dahil magkasama kami noon sumasayaw-sayaw, no? Wag na kayo magpa-sample, ha? Mamaya, pasasayawin ko kayo. Ayan, even Mike Defensor is my friend. At si Isko po, good friend po natin si Isko, no? From Manila. So, ako po ay kontratista up to now. So, sabi ko, gagawin ko si Ifern as part-time, pero ngayon galawang full-time. Kasi meron naman akong operations head. So, minomonitor ko lang siya, tawagan ko, kasi contractor ako ni Manila Water. Kung sino taga Mandaluyong at San Juan, lahat ng paggawain ni Manila Water, akin po yun. Or up to now po. Ito po one of my biggest project dito sa Pioneer, sa may Madison Square po. Ayan, kate-turnover ko lang po niyan. Ayan po, ito po yung unang akit ko dito.
Tinawag ako ni Sir Tom, unang cheque po, 1 week, 147,000. Alright? Ayan ho. So, yan ho, yung wife ko dyan. Nouna, negative po yung wife ko. Kasi nakita yung package. So, ano na naman yan? Sabi niya. Pero nung chume-cheque na, okay na siya. Ganun lang ho gagawin nyo, ha? Huwag nyo nang sasabihin sa partner nyo. Eto po, nagbukas po ako ng business hub. So, yung salon po ng wife ko, ginawa ko ng hub para sa akin team. Kasi pag minsan marami magastos, kung lalabas pa kami lagi. So, ginawa ko na siyang hub. So, ito po yung nag-top 37 ako. No? Nung, I think that was September. Ayan, no? Yung mga naniwala sa akin, pinsan ko. Ito po yung sister ko, 65 years old. Favorite po ni Sir Tom yan. Kung tawag sa kanya ni Sir Tom, yung may building. Ayan, kasi may building po kami sa Taytay. Ayan po yung ating... Nag-Jordan po ako niyan. Ayan, una. Nag-Rolex Club na rin ho kami. Ayan. Ayan ho. Millionaire's Club. Sa, nakalagay, hindi ko pa po na-update. Soon to be Mercedes Club member. Pero, ayan ho. Last Friday po, lumabas yung Mercedes-Benz po natin. So, sino dito gustong kumita ng 6 digits? 6 digits agad. Huwag nating anuhin. Huwag nating pahabain pa. 6 digits na agad ang target. So, di ba lahat gusto? Lahat naman mukhang? Aminin natin yan. Lahat tayo mukhang pera. Dahil dito sa iFern po, yung financial freedom po. Kasi alam nyo na gusto ko dito, wala akong pinasasweldo. Walang Meralco bill. Walang nirerentahan. Walang business permit. Eh, sa totoo lang, sa Pasig, ang mahal ng business permit. Actually, may assignment nga ako kay Sir Tom. Ako pinag-aayos ng permit ngayon. But anyway, yung mga nandito ngayon, kasi mamaya, alas 6, isasara po namin to. Kaya yung pera nyo, ilabas nyo na. Pang-pay-in, ha? Babantayan naman kayo ng mga, ano nyo, apply ninyo. Sino rito magpa-family pack? Taas ang kamay. Ha? Huwag kayong matakot. Magfa-family pack. Ayun, no? may isa na na magfa-family pack. Okay pa ba ako? Then may timer kasi kami. So okay pa naman. Sino magfa-family pack? Pakitaas, huwag mahiya, tita. Hindi. Huwag kang matakot kasi magfa-family pack ka rin later on. But anyway, okay lang po yan. Ang mahalaga, magsimula po kayo ng negosyo ninyo. Kasi, hindi natin alam, hindi ko po alam, I'm not sure, what month this year, no? Bubuksan po ang first satellite hub sa SM North, EDSA. What does it mean? Pag nakapasok ka po sa SM, hindi po basta-basta. Kaya yung iFern po, hindi po putyo-putyong kumpanya. Ha? Nasabi naman kanina sa presentation, kung gaano kaganda si iFern. Ang kailangan lang po ninyo na i-desisyon ngayong araw is to open your mind and decide now and start the business now. Yun lang po ang kailangan nyong gawin. Kasi kung gusto nyo madagdagan at mabago pa yung pang-araw-araw ninyong pamumuhay, ito na po yung kasagutan. Kaya magpasalamat po tayo sa nag-imbita sa atin ngayong hapon dahil ipinakita niya po ang ganda ni iFern. Kasi ang iFern po is a word of mouth business. Ibig sabihin, walang commercial. Tama? Walang advertisement. Kayo po ang magpapatakbo ng negosyo nyo. Dito sa iFern, naramdaman ko talaga dito, tulungan at pamilya. Kasi sa politika, pagtalikod mo, raratrating ka ng leader mo o ng kasama mo sa konseho. Tama, mali? Pero dito, kahit magkaka-crossline po, nagtutulungan. May mentoring. Tama? Kahit nung bago ko, ganun. Kaya sabi ko, masaya dito sa iFern. Kaya yung part-time ko, gawalawang full-time na po. Alright? So, yun po.
Next na ba? Bibigay ko na ba yung second sharer? Okay. Teka lang ho, kunin ko yung salaming ko ha. At malabo na. Ganun talaga pag nagka-40 na. Next question please. Gusto nyo pasayawin ko kayo?